ito LPG, liquid petroleum gas. So safety first, mostly sa ano, mga barko, mga safety first. So andun na po tayo, palabas. Okay, so this is it. So guys, nakita nyo gaano kaganda yung paligid. So ayan na guys, dandahan na po magsirado yung ano, yung lock. So nakita nyo lang yan sa likod ng wheelhouse may tumatakbo papuntang kumbaga right side natin, yung nakaharap. So yun po yung door. At the same time, yung tulay naglo-lower na po yan. Okay? Isisirado na po para i-release yung tubig sa loob ng terminal. So nakita nyo yan, yung may dot na tatlong white, yun po yung gate o yung door ng lock. Kasi sa likod na yan is dagat. Opo, tama. Dagat, kumbaga sea water. So at the same time, yung tulay dandahan na rin po pababa. Tapos may ano naman eh, may tulay naman sa harapan doon, kumbaga substitute ng tulay. So doon muna dadaan yung mga sasakyan kung nakaangat dito sa likod. So ito guys. Okay, yung barko. Laya pa ganti. So sa nakikita nyo, may marka po ng, ano, ng tubig. Dito tayo sa kabila kasi medyo salubong sa init. So kita nyo kung gaano kalaki yung barko sa harapan, may mga seaship din po. So at the same time, may marka po tayo ng tubig. So mas maganda ngayon, hindi masyado low water. Kumbaga nasa middle, sa ng high water at saka low water. So mas maganda. So ngayon, pag ano, pag nasirado na sa likod natin, ang mangyayari, bubuksan yung tulay. So yung tubig kasi dyan, mataas. Iba yung level. So yan, nakikita natin may dumaan po na trailer. So pag inopen yan, re-release na yung tubig. Tapos yung gilid na to, aangat. Aangat yung tubig sa, hanggang sa may marka na yan ng mga lu, ano, mga lumot, kumbaga. Paano tawagin sa Tagalog to? It's alright. So balikan pa natin sa likod kung ano nangyari. Okay? Itong paligid kasi maraming mga container. Yes. So ayun na guys, yung sa likod nakasarado na po yung tulay. Okay, medyo palay natin. So nakaklose na yung tulay. So ibig sabihin, hindi na makapasok yung tubig mula sa labas ng dagat. So sa ngayon, i-release nila doon sa likuran natin, sa terminal, para yung level ng tubig, tapos lalabas naman yung barko. So ayun na guys, lahat po ng ano, ng katabi natin umalis na. So sa likod, kanina open yung tulay. So sa ngayon, sirado. So dinadaanan na ng sakyan. Gaya nga sa sinabi ko kanina, dito po yung tulay sa harapan natin kanina is sirado. Sa ngayon, substitute. Bukas sila. Open. May ano ng masa. So mostly yung nauuna lumabas is mga inland ship kasi maliliit. So yung sea ship medyo mahirapan sila magmaneuver, kaya pinapahuli sila. So ngayon, sunod-sunod na po yan lalabas para mga sasakyan. Sa kabilang side natin, sea ship. Ito sea ship din, maliliit din man, mga coaster-coaster. So halos kasing laki lang natin ng mga inland, unlike sa mga international talaga ng mga worldwide, sobrang laki. So sa ngayon, parang sasakyan lang, lalabas na. So sana may idea kayo guys. This is it. At saka kanina, yung marka sa gilid, yung parang may mga ano, marka ng tubig. Ngayon konti na lang. So mostly kasi minsan pag pumasok kami, low water, so talagang malalim, almost 5 meter down. So okay. So thank you for watching. Ngayon, nasa loob na po tayo ng terminal. Sa kabila na to is sea ship din. See? Stolt. Alright. Sea ship. So, dadaan tayo sa gitna. Okay? Dadaan tayo sa gitna ng dalawang sea ship. Okay? Ito yung tulay. Alright. So, welcome to the inside of the terminal of Antwerp. Okay.
Okay? So dito sila. And guys, so ito mga chemical tanker, fully closed, stealth gas. Ito almost tanker kasi karamihan ng mga ano sa loob is tanker ship. Sa labas is container ship. Meron din container sa loob pero kumbaga maliliit na container lang. Ito LPG, liquid petroleum gas. So safety first. Mostly sa ano, mga barko, mga safety first. So andun na po tayo, palabas. Okay, so this is it. So guys, nakita nyo kung gaano kaganda yung paligid. Alright, so ngayon labas na po tayo sa lock. So far, nakalabas na tayo. This is the inland ship. So okay. So nag-wave yung kasama natin. So ngayon yung tulay, andito na. Okay? They're looking for the bridge. Super ganda kasi. Yan ang taas niyan. Babagsak. Okay. So sa kabilang side, lock din. Andun. Ngayon nakasirado din. So andito na po tayo sa loob ng terminal. Yung mga giant tanky kasi yan, no? Yung mga stock ng ano, mga products, mga chemical, mga tanker, gas, o mga minerals. So dito ng side, papunta ng Netherlands. So about 20 minutes, boundary na po dito ng Netherlands. Ito naman, Belgium, Antwerp City. Okay? So yan guys, waiting din po sila sa labas kasi papasok na rin sila sa loob ng lock. Sa loob kasi puro industry po ito. Yun. So para kayong mga ano, para din yung mga sasakyan sa loob matakbo. Lahat ng mga siship. Alright, thank you for watching. Please support my FB page as name Ilonggo TikTok. Thank you for watching guys. Bye.